Rundown ko na lang lahat ng mga processes na ginawa namin para makarating kami dito sa Siquijor from Manila. Ang pinaka last na trip from Dumaguete Port to Siquijor is 7 PM. So, dito tayo nag-stay ngayon sa Eastern Garden Sea View. So, for today's itinerary naman is more on falls tayo. Okay mga wonder from the beautiful island of Siquijor. So hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi medyo late na kami nakarating. So ira-rundown ko na lang lahat ng mga processes na ginawa namin para makarating kami dito sa Siquijor from Manila. So yung airline sa amin is Cebu Pacific and yung boarding time namin kahapon is 2:45. So thank God kasi hindi delayed yung ating flight. So nakaalis kami ng around mga 3 PM at nakarating kami sa Dumaguete Airport ng 5 PM. Tama yung narinig nyo, Dumaguete, kailangan nyo munang dumaan ng Dumaguete bago kayo makapunta ng Siquijor. Pero actually pwede rin naman sa Bohol, Cebu, ganun. Yun yung mga malalapit na area papuntang Siquijor kasi sa mismong Siquijor wala pa silang airport dito. So kami, nag-decide kami na sa Dumaguete Airport kami magla-land and from Dumaguete is magro-roro or yung fa-fast craft na jet na lang kami papuntang Siquijor. Balik tayo dun sa story ko. So yung biyahe namin from Manila to Dumaguete is around 1.5 hours. So nakarating kami siguro mga 5 PM na. And from Dumaguete Airport, ang sinakyan namin from Dumaguete Airport papuntang Dumaguete Port ay van. So yung rate ng van na na-rent namin is 500 pesos. Pero actually good for 10 siya eh. Tapos ang ganda pa ng van na nasakyan namin. So goods na yun. Kasi compared mo kapag nag-tricycle ka, ang rate nila is 200 to 300 pesos. Eh, ang kasya pa lang dun is 3. Tapos, since late na kami makakarating, ang pinaka last na trip from Dumaguete Port to Siquijor is 7 PM. That is the Ocean Jet. So, nag-online check-in or online booking na kami ng ticket namin doon. Ang nagastos namin doon, since business class yung kinuha namin, is 600 pesos kasama na yung booking fee. Terminal. Six po. No ticket, no terminal fee, no entry. Free ticket natin. Actually, meron pang ibang mga pwedeng sakyan like yung Montenegro, yan, naririnig ko rin yan. Yan, Ocean Jet. Tapos meron pang iba eh. Pero yung pinaka-possible lang sa time slot na pagrating namin is yung Ocean Jet. So yun yung pinili namin. So maganda naman yung experience namin. Tapos paglapag namin sa Siquijor Port, medyo gabi na yun. And may contact na ako dito sa Siquijor Port, parang multicab. Nirent din namin yun from Siquijor Port papuntang hotel accommodation naman namin. So yung bayad namin doon is 700 pesos. Pero maganda doon is nakadaan pa kami sa Jollibee. Yun, may Jollibee pala dito sa Siquijor. And doon na lang kami nag-drive-thru para sa dinner namin. And dumaan na rin kami sa convenience store. Sa kanya na rin kami nag-rent ng motorcycle namin na gagamitin namin today. So today is our first full day dito sa Siquijor. So dito tayo nag-stay ngayon sa Eastern Garden Sea View dito sa may Siquijor. So dito tayo sa pool area. So yan, yun, ito yung room namin. Nakikita niyo. Tapos may mga villa pa sila diyan eh. Gagawin ko na lang kayo ng ibang separate room tour or resort tour. Ganda pa dito, yan, sea view siya. So makikita mo yung view ng dagat. Yeah. So for today's itinerary naman is more on falls tayo. Kaya tayo nag-rent ng motorcycle. Bali, 350 pesos siya. Kasama na yung dalawang helmet and 24 hours muna siyang pwedeng gamitin. Samahan niyo akong i-explore ang Siquijor. Let's go! Palabas na kami ng resort namin. So nag-rent na kami ng motor. And magpapagas tayo ngayon. So hindi pa siya kasama doon sa 350 na binayaran niyo. So 150 yung papakarga namin. Tapos sabi ni Kuya, pwede naman na daw yun whole day. Tapos ngayon pupunta tayo sa Kambuga High Falls. Yun yung una natin stop. Let's go!
Hi ka Wonder, so nandito na tayo sa municipality ng Lazi. So galing tayo kanina sa San Juan. So from dun sa accommodation namin sa San Juan, itong Lazi municipality ay mga 30 minutes siguro na motorcycle ride. Simbahan ng Lazi. Look at the facade, ang ganda oh. Ayan, singit nyo to sa itinerary nyo. Kasi bago kayo makadrating dun sa Kambugahay, madadaanan nyo to eh. So nandito tayo ngayon sa simbahan ng Lazi. Ano, 1857 pa siya ginawa. Kaya nating pumasok sa loob. Hi ka Wonder, so touchdown na tayo dito sa Kambugahay Falls. So kailangan nating magbayad ng 20 pesos na maintenance fee. So approximately from San Juan proper, mga 30 minutes drive siguro siya. And may mga nagbebenta ng pagkain dito, yan, drinks. Baba na tayo dun sa mismong falls. According dun sa guide kanina, 135 steps daw yung bababain natin. Good thing dito is may mga installed railings naman sila. So ngayon naririnig na natin yung falls. Ayan. Nasa kalagitnaan na tayo ngayon. Ganyan yung dadaanan nyo. Malalaki siyang mga bato. And ito yung railings. Malaki naman siya. Kapit na lang kayo. Ayan. So finally, nandito na tayo sa pinakababang area ng Kambugahay Falls. Ayan. Medyo brown lang yung color niya. Kasi umulan daw kagabi. So 3 layers kasi itong Kambugahay Falls. Nandito na tayo ngayon sa second layer. So ito na siya. Ayan. Umulan daw kagabi kaya medyo brown yung color niya. Pero kapag hindi daw umulan, usually yan, color parang blue-green siya. Ang mga activities na pwede nyong gawin dito ay, una, pwede kayo yung famous swing nila. So yung sa swing nila, 20 pesos yung rate nila. Unlimited swing naman na yon. Tapos, pwede rin kayong sumakay sa balsa. Pag sa balsa, 100 per person siya. Kapag kamari, dalawa or isa lang kayo, 100 yung bayad. Pero kapag group kayo, like parang mga 5, 6 ganun, magiging 20 pesos per person siya. And meron din naman silang pinaparent na life vest dito. So 100 pesos yung rate na yon. Tapos pwede rin kayong kumain dito. May mga tables din kasi sila dito. And for donation lang siya. So turn na namin dun sa balsa at papakita ko sa inyo yung mga shots nung aming tour guide. Ito na tayo sa third level ng Kambugahay Falls. Dito medyo mababaw na yung mismong falls. Tapos dito mapapansin nyo, hindi na, wala na yung mga swing ganun kasi nga mababaw na siya. So perfect to kapag may mga bata kayong kasama. Dito kayo pumunta sa pinakataas na level. Tapos may mga tambayan na area rin naman dito eh. Yan, for donation din yan. So dito na kami mag-swimming. Nandun na yung mga ibang kasama namin. So let's go! Going up and up. So, nandito na tayo sa taas. Nakabalik na tayo. Medyo hingal-hingal pa tayo. So, buti na lang may mga railings na hawakan dun. Tapos, para pag hindi nyo na kaya yung paakyat, is makakatigil kayo. So, ang masasabi ko lang dito sa Kambugahay Falls, yung 20 pesos nyo, sulit na sulit na. So, make sure na isingit itong Kambugahay Falls kapag nag-sikihor kayo. Kasi one of the best falls itong Kambugahay Falls dito sa Sikihor. Sorry, hinihingi ko talaga ako. One tip na masasabi ko sa inyo ay yung ginawa namin. Pumunta kami dun sa pinakataas na level, yung pangatlong falls, kung saan nakahanap kami ng best spot ng Kambugahay. Dun nakapag-chill talaga kami kasi may shade and hindi siya sobrang lalim. So sobrang makakatambay kayo ng matagal dun. So ngayon, magla-lunch na tayo.
Hi, Ka-Wonder. So, tapos na tayong mag-lunch. Lumipat pala kami ng kinainan na 24 branch. Actually, yung 24 cafe na kinainan natin is yun yung main branch nila. Sa parang sa mismong center ng Lazi yun. Ngayon naman is papunta tayo dito sa Lokong Waterfalls. Isa rin to sa famous waterfall dito sa Maisikihor. So, ang entrance fee ay 50 pesos per person. And may kasama naming tour guide, si Ate Deva. So, ang rate ni Ate ay napakamahal. Ano lang? Ang rate nyo ay? Wala, hardly given lang po. Kung ano daw ang bukal sa puso nyo. So, titignan naman natin kung anong meron dito sa Lokong Falls. Let's go! So, after 10 minutes ng pagbaba or trekking, nakarating na tayo dito sa Lokong Falls. So, dalawa yung falls nila dito. Ito, itong falls na to, yan, dito pwede kayong maligo. And separate yung part na kung saan pwede kayong mag-swing. Yan yung activity natin dito. Ang napansin ko, dito sa Lokong Falls, mas clear yung water nila, color blue. So, lalapitan natin mamaya. Compared dun sa Kabugahay Falls na pinunta natin kanina, medyo parang dark brown yung color niya dun. Pero ito, yan, lalapitan natin siya. Yan o. Look how clear the water is. It's the falls. Yan, papunta siya dun sa kabilang falls dun. Yan, pwede kayong mag-swing dun. Pansisig. Woo! Success ang ating first swing. So, na-try natin yung swing na yan. So, buti na lang may mga kasama tayong mga guides. Sila yung nag-guide sa amin para safe and maganda yung landing namin. So, sobrang magandang experience dito sa Lokong. So, pag pumunta kayo sa Sikihor, make sure na puntahan nyo rin ito kasi kukunti lang yung mga pumupuntang turista. So, masosolo nyo yung place and yung mga local guides yan, sobrang babayit nila. And kaya sobrang nag-enjoy kami. So, sulit na yung 50 pesos nyo. So, ngayon is aakit na kami dun sa taas. Mga 10 minutes, 10 to 15 minutes siguro kasi paakyat to eh. So, maggagabi na rin. Actually, it's 5:30 na. So, pabalik na kami sa taas. And pupunta na kami ng San Juan para mag-dinner. Let's go!